Narito tayo ngayon upang matunghayan ang napakainit at talaga namang nag-trending na latest issue ni Ate Erica. Sa pagpapatuloy nga ng ating istorya ay dinidiscover pa rin ni Kalinga Val Santos Matubang kung ano talaga ang tunay na nangyari at kung sino nga ba ang tunay na may mali sa alitan sa pagitan ni Ate Erica at ng kanyang pamilya. Talagang nalaman nga rin ng mga tao kung ano ang kasalanan ng mga e-lovers at ni Ate Erica sa pamilya ni Ate Erica. At ngayon ay kinukuhanan pa ni Kalinga Val Santos Matubang ng statement ang lolo ni Ate Erica. Yan na po ang kautunan. Ini-tourist, okay. Kausap ni Sheila Mion. Sheila May po, araw-araw po yun. Bakit ano daw? Mga balita na pinablog po si Erica, sinasabi po doon kay Amy. Okay. Ini Torres. So, ngayon, anong nangyari ay parang winakwak nila itong si Erica at Sheila May ni Amy Tunyakaw Torres. Tunyakaw Torres. Ano tay ang pinaka mensahe mo talaga tay ka yung pinaka ano po problema talaga tay yung hinanakit mo kung bakit humantong sa ganitong awayan? Ayon naman kay Lolo Miguel ay yung talagang mensahe niya din kay Ate Erica at isa sa mga hinanakit nito ay hindi marunong tumanaw ng utang na loob si Ate Erica pati na rin ng kanyang ate. Sapagkat bilang mga tao na nagpalaki, nag-aruga at talaga namang naghirap na palakihin si Ate Erica ay masakit para sa lolo at lola niya na basta-basta na lamang nila itong tatalikuran. Na-hospital nga ang lola ni Ate Erica, ngunit masakit pa dito ay hindi man lamang nila ito pinuntahan o dinalaw. Talagang nagpapakita din ito na wala ng pake si Ate Erica at si Sheila May na kanyang ate sa pamilya na talaga naman nag-aruga at nagpalaki nung sila ay bata pa. Sa amin yan. So parang ano tayo, parang pinalimutan kayo nila Sheila May nila Erica, pero pinalimutan kayo. Pinahinanakit mo doon. Sana man lamang tumanaw ng utang na loob. Ang lula niya nasa ospital, di man lang damayan. Nasa ospital, nasa kasayahan sila, nasa paliguan. So, sinisinong kaakit. Ay yung lula niya, nagpatalin ng lula. Hindi ba kayo bibigyan ng pera? Hindi po nila Sheila May? Wala po yan. Erica? Wala po yan. Kailan kayo ulit binigyan ng pera? Nung lang po, nung nakabablog pa kami kay Kiram. Ay, kaya kalinga problem, binablog pa kayo. Yung mismo galing sa kanila, na galing sa nila Erica, nila Sheila May, galing kay June eh. Ay, wala po akong ganun. Wala kayong binigyan? Na ibigay lang sa akin pera. Pagyang ibinili ko talaga ng sangkap ng bahay nila at inutusan ako nila. Hindi mo naman sa iyo yun. Hindi sa akin. Hindi sa iyo. So wala talagang binigay sa inyo? Wala naman. Ngayon, bakit po humantong na... May pruweba nga ang tita ni Ate Erica na sinasabihan silang mga gutom na aso ng mga tao na kakampi ni Ate Erica. Kaya naman pinakita ng tita ni Ate Erica ang chat na ito sa kanila. Dahil dito ay mas lalo pang nagagalit si Lolo Miguel kay Ate Erica pati na rin sa kanyang ate at sa mga tao na kumakampi pa dito. Dahil sila na nga daw ang iniwan at talagang hindi nirespeto dahil umalis daw ang dalawa sa bahay nila nang walang paalam at hindi na nga sila binibisita pagkatapos nilang palakihin ng mga ito at paaralin. Ngunit in return nga ay walang natatanggap na tulong sila Tatay Miguel
galing kila Ate Erica tulad ng mga pinapakalat nila na nagsusustento pa daw sila Ate Erica sa kanila. Yung halimbawa, nagpapalabas po sila ng mga bagay-bagay na kay Erica po na para sa Mika, na gusto nila, mag-agree pa rin si Papa na totoo, nakakatanggap kami ng pera, totoo na kay Papa ang pera. Hindi naman. Kung kahit hindi naman po. Yun lang po yung inaano ko, point ko po doon na gusto ko po malinis yung pagbibintang po. Siyempre po yung mga tao po nakakaalam na akala po nila nasa amin po ang pera, kala Papa po. Kaya kuya po, ganyan nangyayari. Kaya ganyan ginagawa sa amin. Dahil doon sa sasabing pera na padal sa amin buwan-buwan, sila ang kumukuha. Ang biyaba to, nasa amin. Wala naman sa mga ibigay. Kaya sumikat sila, sumikat. Magkaroon silang pera. Kaya ganyan ang sabihin nila. Bigyan sila ng bigyan sa kanila. Hindi mabigyan yung ulan niya. Kaya gamit lang ako. Kaya gamit lang yung nag-asawa. Si ano-ano ang standard yun eh? Okay naman sa kanila, okay naman sa kanila. Pinaparatangan din si Lolo Miguel na siya daw ang kumukuha ng pera dahil siya daw ang inuutusan o pinapakausapan na bumili ng mga gamit sa loob ng bahay na pinagawa ni Sir Jun A para kay Ate Erica sa kanyang pamilya. Ngunit kiit naman ni Lolo Miguel ay wala naman daw napupunta sa kanya sapagkat pinapabili lang daw siya. At kapag pinabili daw siya ng gamit ay binibili niya naman daw talaga na walang labis at walang kulang. Talagang ang source ng pera ay nanggagaling kay Sheila May na ate ni Ate Erica. Dahil sa kanya daw nagpapadala at siya ang kumakausap kay Sir Jun A. Sabi pa nga ni Kalinga Pal Santos Matubang ay may tuturing talaga na parang buhay prinsesa si Sheila May dahil standard yun eh. Okay naman sa kanila, okay naman sa kanya na kahit tumulong siya kay Erica, kina Sheila May, tapos kayo, gayaan, may problema. Okay lang kay Jun A yun? Nung wala sa kanya? At nag-uusap naman po siya, kwarto ko, kaya naalis sila, napunta doon sa bomba. Kasi nag-uusap matagal, di ba? Nakikialam. Kala ko kung ano lang ang pinag-uusapan nila. Sa telepono? Sa telepono. Buti may signal dito. May wifi dito. So wala pa itong bahay, dito sila nag-i-stay, nakatira. Sino lang naglagay ng wifi sa inyo? Ikaw ang nagpa-wifi ka? Okay, so... Ngayon, paano itong si Entores kapasok sa pintong ito? Si Entores, pang nabagang ano ko po dyan, bago nagbablog po si Kalinga, bago po lumalakas ang Erica, kausap na po yun si Lami, wala pa po dyan. Sino? Grabe, at talagang napakalala na nga at napakadami nang nagaganap sa latest issue ni Ate Erica. Napakaraming tao na rin ang nababanggit at nadadawit sa isyu na ito. Kaya naman, tinatry pa rin ni Kalinga Val Santos Matubang na malaman kung sino talaga ang may mali. At nais niya nga rin na magkaroon ng pagkakataon kung saan magkakabati si Lolo Miguel at si Ate Erica. Dahil para sa kanya, ang isang pamilya na nag-aruga sa dalawang bata nito ay mahalaga patin at dapat kilalanin nila. Okay, so may mga hindi magandang salita, no? Hindi ko po ini-erase. Para po, may patungay po ako na talagang kaya po ako nag-video dahil nasasaktan din po ako sa sinasabi ko. Okay. Ang ano po, kailan sige sigaw at reklamo. Hindi daw karapatan ni Erica na kaya itulungan, hindi lang lulo. Saan sila naglaki? Mapa sa amin. Hindi ako nang nagtatanong, kaya lang, hindi ang hihinapit ko dun. Bakit saan sila naglaki? Mapa sa amin sa isang taon pa lang kalaki. Kasi sila may dalawang taon. O saan, pinaaral ko. Yung nanay niya nasa nagkapasarap sa Manila. Yun. Nasa amin yan. So parang ano tayo, parang...
Hanggang dito na lamang muna ang ating napakainit, nagtitrending at talaga namang mas nakakaintriga na issue ni Ate Erica. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!